Hello guys, good morning. What's up? Welcome to my channel. Sorry magtatagalog ako ngayon kasi mayroong mga subscriber natin na gusto daw nila na maintindihan ng Tagalog. So ngayon, kung baguhan ka pa sa channel ko, please subscribe, like, and share para makatulong tayo sa iba na gusto mag-DIY sa kanilang mga sasakyan, yung mga motor, yung mga four wheels din. So panoorin mo tong video to. Ang ating ituturo sa ngayon guys, tuturo ko sa inyo ang pagbaklas ng carburetor ng motor. STX ito na carburetor. So tuturuan ko kayo ano ang mga posible na mga diferensya ng carburetor sa motor. O yung mag-overflow ang gasolina, kung saan ba ito ayusin. At mga paano mag-sauli ng mga parts doon sa lalim ng carburetor. So ngayon, tatanggalin muna natin to. Mga screw bolt. Para malaman nyo kung anong mga posible na mga diferensya ng carburetor. Para lang ito sa mga mayroong gusto mag-DIY ng mga motor, mga baguhan. So tunawin nyo na ito. Yung mga marunong na paki-comment lang doon sa ubos at doon sa baba kung ano inyong mapu-comment. Sorry guys, mga itong mga salita, saksak sinagol ito. May Cebuano, may Tagalog, paminsan-minsan may Ilonggo. And guys, tanggalin natin ang floater. Magtanggal ng floater. Ayan. Ito ang floater sa gasolina ng motor. Yan, ganyan. Ayan. Ito guys, ang jet ng dito sa fuel barrel. Dito magsasara, mag-open. Ito siya itutulak ng floater yan. Ganyan. Ito ang magkocontrol ng gasolina din. So guys, kung nag-overflow ang inyong motor, posible, tingnan mo ito. Kung wala nang ang iba dito sa tip na ito ng jet hose, parang shut off ito, mayroong guma dito sa dulo, mayroong rubber dyan. Pag wala nang rubber dito, maitim yan guys dito sa dulo. Kung wala ng rubber ito guys, posible mag overflow yung carburetor nyo kasi hindi na siya makatulak doon sa fuel barrel. Parang wala nang magbabara na rubber. Ito wala nang rubber guys, pero itong carburetor ko ito lang yung i-demo ko. Pag mawala na yung itim dito sa tumoy, may yung tumoy sa Tagalog, sa dulo, wala nang itim dyan, posible
may mag-overflow yung motor mo, yung carburetor. Ang pangalawang dahilan ng overflow, ating kunin ito, ng fuel barrel. Imposible din sa mga motor na palyado, parang walang attack. Gasless. Parang walang pwersa. Pag mabarahan yung dito banda, yung galing sa source ng gasolina, magbabaran ito ng mga maraming dumi. Yan. Walang pwersa, walang hatak. Yan. Yan din ang titingnan nyo. Ihipan nyo ng hangin dito para mawala dito ang mga likabok, mga dumi. Pangalo, itong isa din po, ito yung masisira na yung rubber nito, parang o-ring nito. Cause ng overflow din guys dito, hindi naman siya magsisil ito dyan kung sira na itong o-ring. So palitan mo lang. Merong mabibili ka ng repair kit lahat na palitan mo ito. Ito na merong mabibili ng repair kit carburetor. So possibly dito din ang overflow kung sira na yung o-ring ito. Pag ipasok mo yan. So dalawa na ang cause ng overflow. Ito hindi, wala ng rubber ito sa dulo, possibly dito ang dahilan sa overflow. At saka ito guys, wala ng rubber ito, parang sira na, manipis na. Yan ang cause ng overflow ng carburetor natin. Next, ang overflow din, ang cause ng overflow din dito sa jeep na ito, sa maliit na jeep, main jeep, secondary ata ito, secondary jeep, yung maliit na jeep. Ito guys, pag mabarahan ito ng dumi din, yung hindi makikita sa camera, yung parang may butas yan, maliit lang. Pag mabarahan yan, mag-overflow din. Sa experience ko sa aking motor, ganyan din. Akin lang ito, hihipan kung wala kang compressor. Tingnan lang no, sa ano, sa may ilaw, kita mo yung bara doon kung may bara. So guys, ito ang dahilan din pag mayroong dumi dyan. Dito din ating lilinisin. Pag mabaklas mo na yung mga, matatanggal mo na yung parts dito sa carburetor, linisan mo lang guys. Ayan, mga maliliit na butas dito. Hipa ng compressor dito. Ayan, lahat dito, lahat ng may mga butas, hipa niya mga maliliit na daanan ng mga hangin. Yan. Pero kung sa akin, wala naman akong compressor, hihipan ko lang.
ganyan. Saka tanggalin natin itong para sa hangin fuel mixture itong tol. Mag-mix din sa gasolina ito, mag-control din ng hangin. So guys, maliit ng kung mayroong bara doon, sigurado walang tamang tono ang yung carburetor. Ipan nung din. Parang dagom lang yan. Yung karayom ang butas na. Pag malinisan mo yan lahat, dito. Linis na. Halimbawa, sauli mo na. Pag meron kang bagong repair kit, ito. Mga bag, ipalitan ko na lang guys. Ito bago ito. Ididimo ko lang sa inyo kung paano. So pag assuming na tayo na malinis na ito lahat, ating ibalik ang mga parts nito. Balik mo yung fuel bearing niya. Gas pa kasi bago pa. Ang o-ring nito is bago pa. Saka lagyan mo ng lock. Ang lock ito. Simple lang guys sa mga motor. Mag-backlash ng carburetor. Kung gusto mag-DIY dyan, yung mga baguhan na may mga motor, gusto mag-DIY, ito lang gagawin nyo. So pag na lagay na natin yung fuel barrel nya, ligay mo yung jet, yung controller ng gasolina. Ito. Lagay mo ito dito sa kanyang lalagyan. Ito sa floater. Ganyanin nyo guys. Saka yung pin, simple lang ito guys, walang kahirap-hirap. Ang mahirapan ka lang yung magpagtanggal doon sa motor, pero ito kasi pang demo lang natin ito. So ganyan lang guys. Next is uli mo yung maliit na jet, secondary jet. Saka itong primary jet. Ang ibang mga motor guys, kung gusto nila magtipid-tipid ang kain ng kanilang motor gasolina, ito ang pinapalitan nila. Yung itong ito lang yung sa dulo injet. Merong numero dyan, merong NK. Kagaya ng video ko ng carburetor sa multicab,
same lang ito. Ito merong 90, may 110. Pwede palitan ito. Ito lang. Jeep. Para tumipid daw ang tumipid yung gasolina mo. Pero yung sa akin, kung okay pa, pag tingin mo sa ano niya, sa butas, doon ka lang mag-adjust ng doon ka lang mag-adjust sa hangin, yung fuel mixture na tawag ito. Ituturo ko din sa inyo paano magtuno ng carburetor, mag-mix ng minor at saka hangin. Next video natin. Yes, sinauli na natin. Ito yung paraan kung paano maglilinis, magtanggal sa kamundayagnos ng mga troubleshoot ng carburetor ng motor. So, isauliin natin yung topic, guys. So, ganyan na, guys. Simple. Kung anong inyong mga suggestions, mga comment nyo guys, comment nyo guys sa baba para makatulong tayo sa iba na mayroong mga motor, mga baguhan ng mga car owner. So kung may na ano ko din nakaligtaan. So kung naka-standby yung motor niya na matagal-tagal saka hard starting, i-open mo yung ano dito guys, yung ito yung strainer pa. Amen. Sorry guys, yung parang green hole ito. Matagal na yung gasolina doon nakastop. Labasin mo dito guys. Labasin mo dito. Talugan mo lang. Para yung mga dumi ng gasolina madidrain dito. Pwede din ganyanin mo. Labas dito ang mga dumi ng gasolina pag hard start motor kung matagal na na standby guys. Ganyan lang guys. Kung mag overflow dito, dadaan ang gasolina. Kung mag overflow meron mo sa nangyong saka pag umaga guys, kung hindi mag kung mag heart start din, i-chop mo yan guys. Ganyanin mo lang chop para mag-open yung hangin doon pasok. Pag maka-under na, ang under niya guys parang mataas, isauli mo ang ganyan, balik mo yung kandar na. So ganyan lang guys, simple lang ating ituturo ngayon. Sa next video ko ituturo ko kung paano mag
magtuno ng carburetor, magmix ng mixture ng hangin o at saka yung minor niya, mag-match siya. Ito ang hangin, ang minor niya dito. Minor niya sa operator ng STX ang hangin niya dito, kung paano magtutumo ng minor niya. So guys, yan lang guys ang itututuro ko sa inyo sa mga baguhan dyan na may mga motor. Ito ang gagawin nyo. Thanks for watching guys. Paki-like, subscribe and share na lang sa akong channel. Bye bye guys, thank you for watching.